EU copyright law. Ano nga ba to? Naguguluhan ako. Nakatanggap kasi ako ng email sa YouTube na posible daw mabago lahat pag naaprubahan tong EU copyright law na to. So maraming apektado dito. Gusto nilang iban yung memes, mga memes. Ano ba yung memes? Yun yung mga picture, mga videos, or mga text na ginagaya natin sa internet, kinocopy natin, tapos sinishare. Gusto nilang iban yun. Ano ko, ganun ang pagkakaintindi ko. So, halimbawa, meron tayong, halimbawa lang, meron tayong isang kababayan na nasa ibang bansa or Middle East na humihingi ng tulong, tapos nag-upload siya ng video, hindi natin pwedeng i-share yun kasi mabablock yun. Yun ang gusto nilang mangyari. Tulad nga ng sabi ng CEO ng YouTube na si Susan, hinalimbawa niya yung kantang ano, Despacito, yung pinakamaraming views sa YouTube. Marami din palang ano yun, marami din copyright yun. So paano nila i-block yun? Kasi hindi naman nila alam yung owner ng copyrighted materials na nakuha dun sa video na yun. Hindi nila alam kung sino yung may-ari. So mahirap, di ba? So ang mangyayari, pag mayroong lumabas na violation, ang mananagot dito yung online platform tulad ng YouTube o Google kaysa dun sa user, kaysa dun sa nag-upload. Ang mangyayari nito, mapipilitan si YouTube na salain yung mga i-upload. Hindi na tayo pwedeng basta-basta mag-upload ng kahit ano, kahit saan. Kasi nga sila yung liable dun sa violation. Merong magsasabi na huwag masyadong pansinin, pero paano kung naapurbahan nga, 'di ba? Malaking epekto ito sa mga YouTuber, sa Facebook, sa Google, sa lahat ng online platform. Kaya kung halimbawa nagvo-vlog ka sa bahay or sa mall, halimbawa sa mall, tapos meron kang nakuha ng picture o may nadaanan kang may music, copyrighted na yun. Ibablock nila yung kaagad kung sakasakali. Kung sa bahay naman, kung halimbawa ang nagbo-vlog ka, tapos meron kang lumang magazine na lumang-luma na, o paano nga hanapin yung owner ng copyrighted na content, yung ano na yun, yung copyrighted item na yun, diba? Kaya sana, let's hope na hindi ma-aprobahan to, kasi aprobahan daw to January 2019. Ang alam ko, ina-apply lang yun sa Europe, pero posibleng ma-apply globally. Hindi ko alam kung dapat bang pagtuunan ng pansin to o pag walang bahala, kasi bago pa lang ako sa YouTube, nag-uumpisa pa lang ako, pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nabasa ko, mga nakita ko. Sana hindi totoo o hindi ma-aprobahan. Naghahanap kasi ako ng Filipino YouTuber na gumawa ng video tungkol dito, pero wala akong ma-search para lubusan kong maintindihan, kasi iba-iba din yung paliwanag ng mga taga-US.